Kamusta mga kabahay? So gusto ko lang pakita sa inyo yung ginagawa namin dito no, sa Deha Clark, no, dito kila Ma'am Nicole. So ito na yung hagdan dati kung mapapansin nyo naka-tiles ng ibabaw, tinanggal namin. Tapos yung side hindi, napipintura namin yun ng white. Ito yung solid solid wood planks na nilagay, in-install natin. Ayan. Pinatay ko lang yung ilaw ito. Kasi pagka nakabukas, maano siya sa camera, no, parang nag-aalon. So pakita ko muna sa inyo. Pero mamaya sisindihan natin, no. O nga pala, no, bumili ako ng 5 piraso yata o 4 sa Wilcon. Kasi dun sa supplier na kinukuha ko sa Angeles, wala silang 3 feet. Ang available lang nila is 4 feet. So yung 4 feet is 10 pieces na lang. So kailangan ko ng 14. So kumuha ako ng 4 pala. So kumuha ako ng 4 sa Wilcon na 3 feet. Pero magkaiba silang kahoy. Mahogany itong 4 feet na nabili ko. Ang price niya is 1-1. Tapos yung lawaan naman yung ano, no? Lawaan naman yung kahoy na galing sa Wilcon. Pero medyo hobig lang naman yung kulay nila, hindi naman malayo. Ginawa ko, pinagpantay-pantay ko na lang sa stain. Mapapansin niya parang hindi na magkaibang kahoy yan. Ito yung galing sa Wilcon, itong mga pinagdikit-dikit ko para dito sa triangle, no? Sa landing. Ito naman yung mahogany lawaan nito. Pero tingnan nyo, wala naman silang pagkakaiba, oh. Ngayon na stain na. So, try kong pakita yung ano, buksan ko itong ilaw. Yan. So, yun yung tsura niyo mga kabahe, no? May natrip kami top coat. So, spray muna namin bago namin install yung ano, stair railing natin na gagamitin dito. Papakita ko sa inyo maya-maya. So, dinark natin yung kulay para medyo mag-match dun sa flooring, sa laminated flooring sa taas. So, yan, hawig naman siya. Oh. Ganyan yung sa taas. Dark naman siya, no? Medyo lumapit. Yan, so, in-spray muna namin dito yung top coat, no? Na natira namin. So, ang tinap coat nga pala namin yan para maging matte is ano, meron yung pinaghalo namin yung dead flat lacquer na may kasamang ano, 50% na sanding sealer na may lacquer plano. So ganyan yung kalalabasan niya, pero medyo makinang pa siya pag tuyong-tuyo na mamaya yan. Matte lang yan, no. So hindi na ako aakyat, baka masira yung trabaho natin. May natira pa tsaka para matibay, kinapalan ko bago namin nilagay yung stay railing. Kung makikita nyo, may mga binaon na kami rito na 10mm na bakal. Mamaya malalaman nyo kung ano yung purpose nyan, dahil meron tayong pine wood na nakatayo rito. 2x3. No? Ayan dito. Ayan, nakatayo yan. Nakatumbok yan doon sa mga bakal na yun. Bubutasan namin yung 2x3. Isusok-sok lang namin dyan, pero may no more nails na yan. And then, pwede namin screw rito. Pwede rin kaming nail gun sa ilalim niya. No? Papakita ko sa inyo yung pine wood o yung palutina. Hinawig na lang namin yung kulay dito, yung stain namin, dinark namin, tsaka tinoning, no, nandito sa labas, pakita ko. Yan, so, bali ito yung mga pine wood, no, maputi dati yan, yung kulay niya. So, ganda, pakita ko sa inyo yung sample. Ito yung dating kulay niya, mga kabahay. Yan, ganyan ang kulay niya. Ngayon, ayan na siya. No, dinark natin sa stain, yan, naka-top coat na rin sila. Sinabit namin pa, hindi kami mahirapan. So, yun ang install namin doon mamaya, mga kabahay, no. So, kakalagin na namin siya. Yan, tuyo na yan. Yan, no? Tuyo na yan, mga kabahay. Install na namin siya doon. Bubutasan na namin dito. Okay? So, bali, nakapaglagay na nga kami ng ilang piraso ng mga kabahay, no? Nakapix na yung isa doon. Ito hindi pa. So, ganito yung diskarte namin dyan, mga kabahay. So, binutasan na namin sa taas yung papakita ko sa inyo. Ito, oh. May butas na yan. Tapos, isi-shoot lang dito. Naka-number na rin yan. Dito pala yan. Saan ba ito net? Dito? Yeah. Yan. Huwag ito yung mahaba. Try natin. Yan na lang. Pakita natin. Kita natin. Ayan yung butas niya, mga kabahay, no? Nalagyan namin no more nails dito. Tapos nalagyan namin konting no more nails dito. Pakita mo. Sample mo net. Papasok lang yan doon. Yun. Nalagyan na no more nails yun doon, no? Para matatag. Tapos dito, bumubutas kami. Bumubutas kami tulad nito. Yan. Tapos i-screw namin yan. Black screw. Napakatatag, oh. Tapos i-retouch ko na lang ito mamaya. Okay lang yan, no? Para magmukha siyang industrial. I-retouch ko to, no? Gamit yung stain natin, tsaka sanding sealer pag sasamahin ko. So bubutasin namin yun doon at ilalagay na namin lahat ito. So ganun yung diskarte. Bali, may idea na kayo, no, kung anong magiging finish nito pagka natapos. So bali, ganyan lahat siya. Yan. So yun mga kabahay, papakita lang natin sa inyo ng mabilis para tuloy-tuloy tayo. Alright? Thank you.
You know? Right. Ganda mga kabahay, oh. Yes, malupit. Stig. Stig ng ating railing, oh. Dito naman. Oh, ha? Diba? Socket tayo. Para makita natin. Steps. Yan. Ito sa loob. Ayos, oh. Yan. Kaya tayo hanggang sa taas. Ayan, medyo hubig na sila. Napansin nyo? No? So dito, sa view naman natin dito. Ganda oh. Linis. Yes. Oh, lupit na ano natin oh. Hagdan. Nye! Naka-pose. Ayos. So, yun mga kabahay. Tapos na naman tayo dito ng isang malupit na ano, hagdan. Hagdan na naman to sa Dehakana. Kailang hagdan na tayo sa Dehakana. Yes, ayun. So, ayos. So, sana nagkaroon kayo ng idea doon mga kabahay, no? Paano natin, paano namin diniskarte yan, paano ito imamount nang wala ka na makikita doon na screw at ano, ano pa man. So, tumbok lang siya pero may bakal yan sa loob, naka-no more nails. So, napaka-tatag. Solid, oh. Solid yan mga kabahay. Dito naman, gumamit kami ng screw. Yan, isa, no? Industrial na lang yung dating. Ganyan. So, isa silyap pa yan. Hagdan natin. Tapos yung understeer cabinet natin, naka-duko finish. Ayos, so, yun mga kabayan. Ganyan muna. Abangan nyo yung mga susunod. Salamat sa panonood.